Quezon Province is before the Piling, no? Ngayon naman ito yung first day ng kampanya natin sa Quezon at dito talagang itong Quezon, Laguna at Batangas. Ito, isa to sa biktima ng monopolya ng coconut hanggang ngayon. Yung Poco Levy Fund, talagang halos nanilaw na ang papel ng mga coconut farmers sa tagal ng panahon. At marami sa kanila talagang nakakalungkot man na wala na sa mundo hanggang ngayon. Hindi pala na i-enjoy yung benepisyo nito. But rest assured that we'll look into it. May awa ang Diyos. And I hope, no, Quezon for that matter, muling manindigan. No? Dahil nung batas ang pambansa, dito 4-0 ang representative ng buong Quezon na pinadala sa batasan, sa grupo ng Unido. No? At sa pamumuno rin ni Kaemin ng Alcala ng Quezon. So, here, we're gonna go to the people, may town hall, at saka meron tayong motor day. Sir, paano nyo mo plano bigawan itong mga taga-Quezon? Ganun pa rin, diretso sa tao, makikipag-usap sa tao, at makikipag-ugnayan sa kanila, we'll be closer to them, the way we're doing it in other part of the country. Mayor, yung isang kalaban ninyo, sabi, mahirap daw iwasan yung korupsyon. Nandito daw yung parte na ng human nature. Anong masasabi nyo dito? Anong pananaw? Sino daw nagsabi nyo? Si DPM po. Sino? Si DPM, Senator Ferdinand Marcos. Ah, sige. Ewan ko sa kanya. Siyempre, ano naman niya yun eh. Yun, idea niya. Yun, nagamdamin niya. But at the end of the day, while the world is not perfect, talaga nung hindi perfecto ang mundo, ang tao, ang gobyerno. But at least, huwag man lang natin tanggapin na para bang wala na tayong magagawa. In fact, ang ano ko nga sa kanya, pwedeng siya magsimula ng magandang gawain sa ating bayan. So, katulad ng halimbawa, yung batas na ipinahiral sa isang regular na pamilya na kapag nagmana yung anak, kinukuha ng gobyerno yung buwis na marapat sa gobyerno at tao. Ako naman, ang payo ko lang, siyempre, kung tayo maglilipot, ako sa kanya, siya na manguna na isurrender na lang nila yung marapat sa bansa para magamit natin itong ayuda. Kayo na nga misa, nagtatanong sa akin, anong tingin ninyong pwedeng gawin sa mga driver ng tricycle, jeep, taxi, bus, operators, at saka mga nangingisda na farmer dahil gumagamit sila ng mga makina na gumagamit din ng krudo. Hirap na hirap ang buhay nila. At yung fertilizer napakamahal. Malaking bagay ito kapag ikinusang loob niya na yung pagbibigay ng bagay sa gobyerno at tao. At saka ano naman na nakalagay naman doon sa order, final and executory. So, again, hindi perfecto ang mundo, hindi perfecto ang tao, including me, no, ganun din ang gobyerno. Pero I think we together should work hand in hand to create a better government, no, if we want to participate in governance. Mayor, anong special plan niyo dito sa coconut industry sa Quezon, lalo na since we already have the Coconut Trust Fund passed by Duterte? So how do you plan to use that trust fund for Quezon and its farmers? Kung yun ay nandiyan na nga sa batas, siguro ang pinakamabisang gagawin ng isang presidente is ipatupad lang to ng tama. So ako naman, may mga bagay na may proposal tayo sa ibang bagay dahil wala pang batas. So kung bisihin pa nating Kongreso at Senado. Pero in this case kasi,
may mga batas na umiiral, I'll make sure that these laws are being implemented properly at nakikinabang yung mga taong dapat makinabang o beneficiaryo ng mga batas niyo, lalo na doon sa Coco Levy Bank. Sir, kayo lang daw yung only presidential candidate who is skipping the CBCP forum on Friday. Wala pa? Di sabi ng team niyo na i-decline niyo daw? No, not yet. Okay. Not yet. So, hindi... Wala lang kami makuha yung schedule. Hindi, this Friday. Harap kami sa kanila. Hindi pa pinalo. Harap kami sa kanila. So, kasi may, there was a forum sa TV station nila, yung Catholic station. Yeah, of course, we will not, basta tuloy-tuloy tayo as schedule permit. Ako, okay lang ako. Wala naman tayo. Kasi sir, nasa Batangas kayo na, di ba? Ha? Nasa Batangas daw kayo? Baka, kasi so, yung event sa Batangas, may malaking event sa Batangas sa pagbubukas ng local campaign period. Mayor, satisfied ka ba sa what you see in the surveys? Yung latest, I mean. Satisfied ako sa ngiti ng tao. Satisfied ako sa warm ng tao, satisfied ako sa salubong ng tao. Yun, satisfied mo basta sa tao, okay naman ako. But the end of the day, magsisikap tayo. Kailangan natin ng lahat ng tulong. Kailangan natin makarating sa mas maraming lugar. Kailangan natin may makausap na maraming tao as much as possible at marating na lugar. No? Sa barangay level, municipal, or provincial level, that includes region. So, and fortunately, meron pang about at least 50 days, more or less. Tingin ko, we'll do the catching up in terms of schedule. To be precise, 49 days pa po eh. 49 days. Opo. Paano po, meron bang mga pagbabago kayong i-introduce para maging mas effective yung campaign ninyo? Considering yung strategies din na ginagawa ng mga kasabayan. Oo, ito na yun. Dito na kami. Kasi ito, I don't like singing in the same choir. Preaching to the choir. Preaching to the choir. Yun. Same, kung ano man yun, sa English. Yun yun. Sinabi ni Pia, mas tama si Pia. Ibig sabihin, gusto kong makausap, 500 dito, 5,000 dito, 3,000 dito, 1,000 dito, pero iba-ibang tao. Iba-ibang mukha, iba't ibang kultura o kostumbre o base doon sa kanilang lugar. At maganda rin, karanasan ito to learn more and deeper on the real situation ng mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng probinsya. And I'm happy with that. Medyo tama kayo, retail, tedious, but at least yun makikita natin sa Lucena ay hindi natin nakita kahapon sa Masbate. These are different people, different geography, so masaya ako ng ganun. Mayor, di ba pabor kayo sa peace talks with the left? So does it mean that you withdraw the terrorist tag to the CPP so that you can have peace talks with the left? The terrorist tag is done by the United States. No, also by the Philippine and by government. The Philippine government, yeah. So paano? Basta ako, yung peace talk, we must seek for it as much as possible. Not only to the Communist Party, but to those other. Alam naman natin may mga ibang arm group pa, no? Kung ano yung napagtagumpayan sa barn, kasi yun talagang nakita natin personally. Mukhang maganda na kinabukasan ng barn, no, ng mga kababayan natin Moro. So, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. While it is true na hindi naman natin isusuko ang estado, no, mananatili ang isang pamahalaan, isang bandera lang ang Pilipinas. But at the end of the day, ito ay mga kababayan natin na maaaring kailangan ng atensyon, kailangan may tainga, kailangan mapakinggan. I hope when they come to the table, I hope they will meet us halfway. Dapat hindi lang one side. Para naman may matapos na. Start throwing bullets against each other as Filipinos. Tingin ko lahat naman ng bagay may tuldok. So still, I'll pursue that, but not at the expense of our state. But will you drop the terrorist tag before you engage in peace talks? Kasi baka confidence building measure nila yun na gusto nila. We'll look into it. But for the meantime, if they're willing to talk
and if they want a peaceful way of living, karapatan ng mga kapwa rin natin mga Pilipino na makapamuhay ng panatag at payapa. Nowadays, it's hard to find peace. Sometimes, very expensive war. But we must seek for long and just peace in our country because every Filipino deserves it. Broad pa po yung statement ninyo, pero sa karanasan ninyo bilang part ng negotiating team, ano yung nakita nyo specific na best practice na pwede nyo i-employ if papalarin kayo na maging presidente para i-pursue yung peace sa group? Maraming mga bagay na pwede mapagkasunduan. At iba sa mga hinihiling ng ating mga kababayan doon sa kabilang panig, ay kaya naman ang gawin ng gobyerno. Yung mga social programs, and so on and so forth. Yun lang naman lagi pinaglalaban nila eh. Yung pagkakapantay-pantay ng oportunidad at yung batas, pinahihiral para sa lahat. O tingin ko, kaya naman gawin yun. Saka yung social, economic doon sa kanilang mga kasama. And I think, ginagawa naman yun ng gobyerno at kaya pa yung extend. If we can do that to Barm, to our fellow Moros in Mindanao, we can do it to any person also, or group of individuals who have struggled and bear arms against the state. While we don't tolerate that, but we must have an open mind and ears to try to listen to them. And if they're reasonable, why not? Ang pinakamahalaga namang equation, no, yung kapayapaang makamit nila, natin, o tayong lahat. Yun ang pinaka endgame na gusto kong ma-achieve. Hopefully, sa tulong nila, sa tulong ninyo, at sa tulong ng pamahalaan. Okay.